Sikreto ni Tunying sa kanyang negosyo. This time naman, more on personal naman ang ating pag-usapan na syempre kasama ang kanyang napakagandang misis na kasing ganda ni Bea Alonso. Wow! Sabi ko bakit hindi siya nag-showbiz eh. Alam mo bang inagaw ko lang sa showbiz niya si Rosel? Nung nililigawan ko pa lang yan si Rosel, nag-showbiz-showbiz na siya sa GMA. So, genuine mercado din, di ba Bea Alonso? Yeah. Nag-starstruck kaya yan. Pala. Kaya na-starstruck sa akin eh. Swerte mo ha? Oo naman. Oh. Ngayon, alamin naman natin kasi nakikita ka namin as TV host, as anchor. Sino si Tunying bilang isang anak? Sabi nung nanay ko, mabait na ako. Ako kasi ay mapagmahal sa magulang dahil tinitingnan ko yung magulang ko bilang inspirasyon sa lahat ng pagsisikap ko sa buhay. Hindi ko naman ikinaihiya na sabihin na ang tatay ko nung nabubuhay pa ay bus driver po lamang. Ang inabot lang niya sa pag-aaral ay second year high school. Ano? Ang nanay ko naman ay plain housewife, grade 6 lang ang tinapos niya. Yung hirap ng buhay ng mga magulang ko ay ginamit kong tuntungan para pagbutihan sa buhay. Kaya napakalaki ng utang ko sa kanila. Ang lagi ko nilang iniisip, lalo na nung binata pa ako. Actually, hanggang ngayon naman, nadagdagan lang ng anak ng nanay ko. So lang namin, mabigyan sila ng magandang buhay habang sila ay malakas pa. Bilang asawa at bilang ama, kumusta si Tunying ngayon? Kung ano yung napapanood niyo, kung ano yung napapakinggan niyo, ganun din siya kahit sa mga bata. In short, makulit din, playful, ganun siya. Pero pag kailangan maghigpit, naghihigpit din siya. Sa pagiging asawa, malaki yung na-improve niya kasi nung una, hindi siya masyadong sweet eh. Pero nakalipas ng mga panahon niya, ayan, mas naging sweet na siya, mas naging showy na siya. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga bata, kundi pati sa pamilya niya, sa nanay niya, sa mga kapatid niya. Siguro napanood si John Boy. Oo, John Boy. Malaking impluensya sa akin yung misis ko pagdating nun. Kasi parabang nasanay ako na nung hindi pa dumarating si Rosel sa buhay ko. Basta kung mahal ako ng tao, eh maiintindihan niya ako. Ganun yung iniisip ko. Hindi ko na mamalayan. Marami na pala akong hindi nagagawang obligasyon ko. Halimbawa lang eh. Sa babae pala, napaka-importante ng love note. Di ba? So hindi ka ma-love letter? Wala ako nun. Eh, pamisa-misa nakakatanggap sa akin ng notes kayo. Mga pa-post it. Mga post-it, yung flowers kahit walang okasyon. Kaya bibigyan ng bulaklak eh, wala namang okasyon. O pagka may birthday, eh ako nga, hindi ako nagbe-birthday. Eh. Mga ganun bang kaisipan. Pero kahit pa paano ay pinipilit nating magbago. Dahil ang mga babae talaga dapat ay laging masaya yan sa piling ng asawa. Ang sweet naman ni Kato. Naging sweet na siya. Pero dati, paano pala siya nanligaw? Hindi siya ma-love notes, hindi ma-letters, ma-chocolate. Sasabihin niya na naman hindi siya nanligaw. Naluyo. Sasabihin niya naluyo. Well, may ganun naman. Nung ligawan portion. Tsaka ano kasi siya eh, ganyan talaga siya kung paano siya naririnig. Mabola, maboka. Meron namang mga compliments, may mga gifts din naman. Pero siguro, mas more on yung nakita ko sa kanya noon. Yun talagang yung maturity niya. At tsaka ang nakita ko talaga sa kanya noon, yung pagpapahalay niya sa pamilya. So kung paano naligaw, siguro yung pinaka-natural na personality niya, dun pa lang makikita ko. May maraming hugot si Tunying kasi magaling mag-opinion. Maraming hugot, tsaka pati sa akin ay kapag-debate. Lalo nung una kami, nung bago pa lang, sabi ko, ano ba to? Pati sa akin ay kapag-debate. Buti naman hindi kayo nagkakaroon ng mga mabibigat na awa. Hindi naman, minsan nakikipag-debate kami sa isa't isa. Pero at the end of the day, kumbaga, pag-uusapan naman namin na ano lang yung mga issue lang yan. Lalo na, madalas nga namin pinagtatalunan, hindi kami. Mas issue sa ibang bagay. Mga kasama sa bahay, driver, trabaho. Ako nag-aabugado na sa mga driver. Kumbaga, sa aming dalawa, walang masyadong issue. So, pinasok mo na ang TV hosting, news anchor, ang pagninegosyo. Makikita rin ba namin si Tunying sa politika? Ayoko namang magsalita ng tapos, pero mukhang hindi. Kasi ang dami ko ng oportunidad na pumasok sa politika. Meron ang nag-aalok sa akin ng pera para tumakbo lang. Hindi lang ito noong 2010 na qualified na ako tumakbong senador dahil magka-35 na ako. Itong huli lang eh. Itong 2019, bago itong mag-election na to. Meron ng, what? Sabi ko, ito, sagot ko na itong 50 million dito. Sabi nga ni Rosel, hindi mo pa kayo advance. Anong posisyon? Senador. Anong
anong dahilan bakit ayaw mo o tinanggihan mo? Unang-una ay hindi ko siguro talaga kaya pang gampanan yung tungkulin na nakaatang sa balikat. Pangalawa, naisip ko na hindi mo kailangang maging opisyal ng gobyerno o politiko para gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Ang napansin ko, meron tayong ilang mga kakilala na maganda ang umpisa pagpasok. Pero habang tumatagal na, parang kinakain din ang sistema. Ano pa ang pinagkaiba ng nila dun sa mga datihan ng binabatikos natin? Diba? Baka ganun din mangyari sa akin. Ikaw naman ang babatikos. Pero ikaw ba, Ang Rosette, okay lang sa'yo kung sakali na gustuhin niyang pumasok na rin sa politika? Ako sa akin, hindi yun. Kasi una, mangingitim ako sa kampanya. Tama yung sinabi, kami yung responsibility niya. Very vocal naman siya na breadwinner siya, not only ng pamilya namin, kundi hanggang ngayon ng pamilya. So malaking family namin. Pangalawa, meron siyang trabaho na yung talagang passion niya. Tapos meron pa kami negosyo. Bukod pa rin, meron kami panunungkulan sa church namin. So marami kami mga iba't ibang responsibility. And sa tingin ko, hindi na kaya kung magdadagdag pa ng, hindi lang magdadagdag ng extra, kundi yun na yung magiging focus niya kung magiging public servant siya. At dun sa mga ginagawa namin ngayon, I think nakakatulong naman kami pagdating sa pagbibigay ng trabaho, kahit papano, may 100 empleyado na rin kami. Nakakatulong na rin kami sa job opportunities. Sa church naman, nakakatulong din kami pagdating sa mga kapatid namin at hindi lang sa kapatid sa iglesia. So, sa tingin ko naman, that's enough. Marami pa rin makaming plans para makatulong ko po. Kami kasi sa Iglesia ni Cristo ay dinidiscourage na pumasok sa politika. Kasi magulo kasi ang politika sa atin eh. Hindi katulad sa ibang lugar na talagang mas malinis pa ng kahit pa paano. Dito sa atin, pagka pumasok ka sa politika, madumi ka na eh. Parang ganun ang tingin ng tao. Buti o hindi, ang tingin sa'yo, masama ka. Pero hindi naman sa gandal, marami rin naman tayo makakilala. Oo, na maayos naman. No? Kumbaga yung perception lang. Bilang pagtatapos ng celebrity BTS, ano ang may papayo sa mga gustong magnegosyo pero laging nagdadalawang isip dahil sa takot na baka hindi kami maging successful? Kung naisip nyo na po, gawin nyo na agad. Lalo na kung bagong konsepto, meron kayong idea. Kasi habang iniisip nyo pa lang, may nakakaisip na rin na iba. Laging ganon. Unahan nyo na. At saka, siguro majority dito po sa negosyo. Kasi marami namang may fund sila, kaya nilang mag-invest. Pero kulang sila dun sa risk. Siguro kailangan mas maging risk taker tayo para po maging umasenso yung negosyo natin. At saka, syempre, kailangan hands-on. Ibig sabihin po, dapat passion mo yung ginagawa mo. Hindi kasi enough na meron ka lang funds, kaya mo lang pondohan yung gusto mong negosyo, pero wala naman yung puso mo doon. Lalo-lalo na po yung mga ganitong klase ng negosyo, kailangan talaga ito talaga, haharap sa mga tao. Kami po, tinitikman talaga namin lahat ng pagkain, lalo na po siya, bago siya mailabas, kailangan ma-perfect muna. So lahat po talaga. So dapat decided. And kung para naman po sa mag-asawa, ito lagi din namin napapag-usapan. Kung ano yung decision namin, lalo na sa tungkol sa negosyo, mutual. So walang sisihan. Kung ano pa man po issue yan, pagpapasya sa isang pagbubukas ng store or kung ano pa man po. Kung ano yung decision namin, yun na. Kasi dati naging issue din po namin na parang dahil nagsisimula kami sa negosyo, pag may konting mali, parang sort of nakakapagsisihan kayo eh, di ba? So baka po makasira pa sa relasyon ninyo na lang mag-asawa. And hindi rin naman po yun bago. Marami na rin namang relasyon ang nasira, hindi lang ito sa mag-asawa. Pagdating sa negosyo, whatever the decision is, mutual po ba? And susuportahan niyo yung isa. I second the motion. Yun talaga. Pang dagdag na lang doon. Huwag sigurong magninegosyo na lahat ng savings mo ay patatapon mo doon. Kasi lagi namang may malas, baka di magtagumpay. At least meron ka pang fallback. May matitira ka pa. Kumbaga, kung meron ka 100 piso, huwag mong bigay lahat 100 piso. Magtira ka ng 40 pesos man lang para kung malugi yung 60 mo, meron kang 40 na pang uumpisa ulit. Tsaka dati po hindi siya open sa ano yung mga loan. Ngayon na nagdinegosyo kami, mas naging bukas yung isipan niya sa utang. Kasi yung negosyo po namin, hindi naman namin siya masusustain kung wala rin kami mga loan sa mga bank. Napupush ka eh, napagbutihin mo kasi may responsibilidad ka na kung kailangan nating gumugan ito para masustain. So wala pong masamang mangutang sa tingin ko. Basta lang marunong tayo magbayad. Natapos na po ang isang makabuluhan at punong-punong kwentuhang episode ng Celebrity BTS. Maraming salamat. Thank you, Janice. Thank you. Ayan, natapos na naman ang Celebrity BTS. Abangan nyo ulit kami next week dito sa Bulgar Online, Bulgar TV sa YouTube at Bulgar Facebook page.